Hello guys! Welcome to my channel! I'm Beth! At ngayon guys, I'm ready to go to school! It's a wonderful morning. Magandang sikat ng araw. Magandang panahon. So, hindi masyadong malamig ang panahon. So, it's good morning. So, pasukan na guys yung aking driver na una na dun sa car. Guys, tapos na yung aking school. Naglakad lang ako kasi magandang panahon. Saka malapit lang naman guys yung school ko sa bahay. Siguro mga 20 minutes lang ang lakad. Kaya nilakad ko na lang. Hello darling! Hello guys! Welcome to my channel! Alam nyo, nainis talaga ako guys dun sa aking kaklase. Kasi guys, may assignment kami ngayon. Binigyan kami ng aking teacher ng assignment. So, homework ngayon, homework siya. So, ginawa ko siya dito sa bahay hanggang alas 11 ng gabi. Ngayon, kinabukasan, iti-check natin teacher. Ito yung mga kaklase ko, sabi niya, gusto niya daw tingnan yung aking assignment kung pareho. Kasi okay lang sa akin kung magtanong siya o tingnan niya kung ano. Pero namukat-mukat ko guys, nakita ko, kinukopya na. So, sabi ko sa kanya, okay lang na magtanong ka, pero huwag mo kopyahin yung assignment ko. Kasi, pinaghirapan ko yan. Kaya nga, homework, diba? Di, gumawa din siya sa bahay. So, pero, pwede naman siya magtanong kung paano ginawa yun, sinorb yun. Pero, yung kopyahin niya, unfair naman yun. Paano kung mali, ay di sisisihin niya rin ako. Kaya yun, guys, nainis siya sa akin. Sabi ko, okay lang. At least, alam niya yung mali yung ginagawa niya. Kasi, kaya nga, homework, diba? Dapat hindi siya namumukya. Mag-aral siya. Pwede naman siya magtanong sa akin kung paano yung gawin yung assignment na yun. Hindi yung kinukopya niya yung aking sagot. Kasi unfair yun sa mga nagpupuyat para sagutan yung assignment o homework. Tapos kukopyahin niya lang. Yun guys, kasi dapat tayong mga Pinoy, hindi tayo nagpapatalo sa ibang lahi. Hindi porket Pinoy tayo o iba tayong lahi ay magpapatalo tayo sa kanila. So, kailangan pakita din natin na hindi tama yung ginagawa nila, di ba? Tama naman ako, di ba, guys? May nagwawalis, guys. So, ang aking asawa, sinipag magwalis. Walis! Hi, guys! Ngayon, guys, magtatapon kami ng basura. Ayan, guys, ang dami naming basura. Dito, basura mo itapon. Dito guys, itatapon namin yung mga pinagkuputol namin, mga dahon at mga puno. Kasi hindi naman siya pwedeng ilagay doon sa basurahan. Sa malaking garbage area. Dito na tayo guys sa garbage area. Kimbo Flats. Guys, yan ang tinatapon yung mga pinagputol-putol mo.
Hi guys, ito guys, katatapos lang naming magtapo ng basura dun sa dump site. Ngayon, magsasampay na ako ng aking bedsheet kasi nagpalit ako ng bedsheet. Sobrang ganda ng panahon ngayon guys, so hindi masyadong mahangin, mainit ang panahon, nasa 24 degrees ngayon. Hi guys, ito guys, natapos na ako sa aking gawaing bahay. Nagtapon na kami ng basura, naglinis ng bahay, naglaba ng mga bedsheet. Yun guys, gawaing bahay. Ngayon guys, nagtatahi ako ng aking pinutol na pinutol na sabi itong aking headband. Nagtatahi ako ng pinutol kong pantalon kasi mahaba. So, pinutol ko siya, guys. Wala naman akong machine, so kamay-kamay na lang. Tahi-tahi tayo. Ito kasi siya, guys. Oh. Short. Square pants, kumbaga. Mahaba siya, guys, dati. Kaso, ayoko naman masyadong mahaba. Hindi ako sanay ng mahahabang square pants. Kaya, pinutol ko siya hanggang tuhod. Para pwede pang araw-araw. Ayun guys, tinatahi ko habang maganda ang panahon dito. Hindi siya masyadong mahangin, hindi rin malamig. Bago-bago talaga ang panahon dito sa Denmark. Hi guys, nandito kami sa labas at nagre-relax. My darling, say hi daddy. Hello, hello my Lulu. Will you have coffee today? Ito guys, kumakain kami ng chips, biscuits. Walang magawa dito lang sa bahay. Happy weekend lang. Dito kami sa bahay guys at nagre-relax. Medyo mainit. Kaya ang dami ko sinampay. Kanina ay nag-laba ako. Pitche-pitche! My darling, pitche-pitche! Iit. Pitche-pitche!